Ito nga ang overall look ng 48 square meters house ni Iya at Drew. Nothing too fancy for a house designed for kids. Ito nga ang sinabi ni Iya sa kanyang post. Ito nga ang kanilang second floor at kakaiba nga ito dahil walang kwarto at very open. Ito raw talaga ang gusto ni Iya na hindi sila magkulob sa kwarto at bahay para lang magstay outside ng mas mahabang oras. Very active nga si Iya kaya pagdating din sa mga anak niya ay gusto niya ring maging active ito sa playtime. Mas priority nga ni Iya ang kasiyahan ng mga anak, kung saan ang bahay ay palaruan at relaxation. Sabi din niya, September pa nila sila lumipat dito at unti-unti na ngang nakakapag-adjust. Sa isang bed lamang sila nagsasama-samang matulog na anim at kasya sila dito, maliliit pa nga kasi ang mga anak nila. Makikitang nag-e-enjoy ang tatlong magkakapatid na naglalaro sa kanilang balcony katabi ng dining area. Ganito nga ang gusto ni Iya para sa mga anak. Nakakapaglaro ng safe na nalalanghap ang malamig na hangin. At the same time, dito rin ang kanyang workstation. Tanaw ang mga magkakatabing buildings sa Manila. Oops. Hi, baby love. Go. Hey, love. Hey. Hi. Enjoy sa kanilang mga lunch ang magkakapatid. Ang sarap kasi magluto ng kanilang Mami Iya. Busog sa yummy lunch na inihanda niya. Mas priority nga ni Iya ang playground ng mga anak. Siyempre pati ang magulang silang dalawa ni Drew na makapag-hangout always outside at hindi lang puro sa loob ng bahay. Kagandahan sa kanilang bagong itinayong bahay, mataas ang lugar at ma-enjoy talaga ang mahangin. Maliit man itong bahay, pero para kina Iya at Drew ay perfect na perfect ito sa kaniyang family. Wala pa nga silang katabing bahay sa kanilang nabiling lupa. Kaya naman enjoying pa ang fresh air outdoor. Tahimik pa dito na parang nasa bukid. May CR din ang kanilang playground outside at no need nang pumasok sa loob ng bahay. Ganito kahanda ang mag-asawa.
Sabi ni Iya, I understand the anxiety the railings, bed, and windows bring. And to address the anxiety, please note that these beds were set up this way only for the sake of these pictures. These are stackable beds and will be set up accordingly to the request of the family when we use these beds. It's only one layer and super wide to accommodate all six of us. And for the windows, I guess my children know not to climb out. I'd like to believe your children would know not to as well. And if in the future I see it does become a problem, then I will make the changes necessary. The house is really tiny, 48 square meters, so it's easy to see if the kids are up to some monkey business. Also, the upstairs was really more designed for napping and resting, so the playground is the place for active play. As with any new house, there are things you only discover as you use the place, which is why my family and I have been testing it out first before we let you guys use it.